mahirap daw si Ignal gawa lang siya paraan para ma-chat ako at mabasa message ko. Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyo. Sa inyong patuloy na nanood, maraming salamat sa inyo mga best. And sana marami kayong natutunan sa mga videos at sa mga comments dyan sa baba. So shoutout sa inyong lahat, sana nasa healthy, happy and safe life yung lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. And we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus' name, amen. So diretso ako magbasa sa isa sa mga comment dito mga best. Shoutout sa inyong lahat. Maraming days hindi ako nagpag-video. Sobrang busy ang lula niyo best. Ganun factor. So, wag natin sayangin ng oras. Ang bilis ng oras mga best. Kay sister, ayan, Kathleen Enriquez, shoutout sa iyo best. So, sabi mo, hi Ate Sally, good day po. I'm one of your fan. Always follow you. So, may affirm po kasi ako, masyado siyang malalim na tao. Feel ko kasi, mukha naman siyang okay. Ayaw kulang magtiwala ng lubos. Sakyan ko lang siya. Once a day lang siya kung mag-chat, email sa at sobrang haba ng message. Mahirap daw signal gawa lang siya paraan para mag-chat ako at mabasa message ko. Seaman kasi siya sa cargo ship. Almost 1 month pa lang siya nanunuyo sa akin. Assume na niya na ako na ang girlfriend niya. Send na rin ng flower and gifts. Ang problema ko, hindi pa kami nakikita sa video ko. Pero gusto niya ako makita, makausap on video. Hindi lang ngayon. Kasi, nasa biyahe pa siya. Sabi niya, puro picture lang niya send na sa akin. Hiya lang daw siya. Kasi, pangit siya. Matanda na siya. Pero, 58 lang naman. 13 years lang ang gap namin. Widow na siya. Gusto lang daw niya talaga na makukuha ng future wife. But honest and trustworthy. Bago siya mag-resign, mag-file na rin siya for visit at plano niyang mag-stay dito sa Pinas for 4 months with me. Pagbaba niya ng barko. Totoo ba mahirap ang signal niya? Paikot naman ang ring mo kung okay siya para sa akin. Pasensya na po sa napakahaba kong message. God bless you po and your family. Maraming salamat, best. Maraming salamat sa pag-share mo. Diretso ko munang ikutin yung gano'n. Diretso sa star. Baka siya ang destiny mo, best. Diretso sa star. Wala talagang katumpik-tumpik. Diretso sa star talaga siya. Baka siya ang destiny mo. So, ang tanong mo kasi, seryoso ba talaga siya? Sinasakyan mo lang siya? Wala ka masyadong tiwala sa kanya? Siyempre, mahirap na masaktan. Tama ang ginawa mo, bes. Huwag ka muna magtiwala sa kanya. Sakyan mo lang muna. Kung feeling mo gusto mo siya, sakyan mo muna siya. At alam naman natin, pag siman ang trabaho ng isang guy, talagang malabo ang signal dyan. Kung feeling mo okay naman siya at nag-perform naman siya ng kailangan na humanap talaga ng paraan, so, bigyan mo muna siya ng chance, bes. At hayaan mo siyang patunayan yung mga sinasabi niya. Pero tama ang ginawa mo. Huwag ka muna masyadong magtiwala sa kanya ng husto. Sakyan mo lang muna, ganong factor. Darating din ng araw, pag seryoso talaga ang affirm, gagawin lahat ng mga sinasabi nila. At sabi mo, ayaw niya muna magpakita sa video ko, matanda na daw kasi siya, kasi 58 na siya, saka matanda na siya at pangit daw. Nako, sa pag-ibig, best, wala sa outside look yan, wala sa edad, wala sa hitsura, kumbaga, nasa feeling yan. So, ang mahalaga is, nagkaintindihan kayo at gusto niyo ang isa't isa, yun yung mahalaga, best. Don't mind about the age gap, don't mind about the looks. The attitude and the feelings ang importante dyan. So, ganyan ang gawin mo. So, sabi mo, ano ba yan? Pagbaba daw niya, gusto niyang tumira sa iyo ng formal, so magkasama kayo, go. Kung feeling mo gusto mo siya at feeling mo seryoso siya, why not? Kung baga,
naghahanap daw talaga siya ng mapapangasawa na seryoso talaga. Eh, who knows? Baka ikaw yung best. Saka diretso ka sa star. Baka siya ang destiny mo. Kung magasakyan mo lang, maging totoo ka sa kanya at wala kang dapat itago sa kanya. Kasi pag seryoso kayo sa family nyo, lahat ilabas nyo. Para isa na rin yan sa pagkilala mo talagang seryoso yung afam sa inyo. Na ilabas nyo lahat ng gusto nyong isipin, gusto nyong, eh syempre ba, isip-isip mo na pangwaitan, bago ka pumutak dyan, siguraduhin mo muna, hindi nasaktan yung lolo nyo, yung afam nyo, na putak kayo ng putak, syempre isipin nyo, kung iputak mo to, hindi ba yan masasaktan, ganun, syempre isip-isip pangwaitan, ganun yun, the feeling is mutual, ganun, kung kabalitan ang ibibigay mo ba, sobrang bait ng kapalit niya, kung kasamaan ng attitude at pinapakita mo, eh, doble ang kapalit niyan ba, so ganun. So, tama ang ginawa mo, best. Wala kang masyadong nakitang problema sa sitwasyon mo. At intindihin mo, siman ang trabaho niya, nasa cargo siya. So, mahirap talaga ang signal dyan. Pero, ang maseryoso nga pa, hindi mo yan dapat sabihin na, eh, walang time, eh, walang seryosong ano to, plano. So, sa iba dyan, pag ang trabaho ng afam ninyo ay nasa barko, walang masyado talagang time yan, best. Kasi minsan, pag nasa kalagitnaan ng dagat yan, walang signal yan. So, dapat intindihin nyo yun. Kung seryoso kayo sa farm ninyo, nakausap ninyo, at sima ng trabaho niya, o nasa barko, eh, intindihin nyo, best. Sabaan nyo yung pasensya nyo. Eh, kung seryosong afam, kahit hirap ng signal dyan, nahanap ng paraan yan. Para, kung may signal talaga, ay makaka-message sa inyo yan. At pag nag-message yan, sabi ng kapatid natin, mahaba daw. Eh, syempre, best. Binigay na niya lahat ng gusto niya sabihin. Kasi baka in the other hours, ganun factor, mawala na naman signal. So, hanggang may signal yan, nagbigay talaga ng todo effort yan. So, bigyan nyo ng time yan, intindihin nyo yan. Pag seryosong afam na gusto kayo makasama, yung iba dyan, aalis na sa trabaho nila at gusto nila magkasama kayo na hindi na ganun ang sitwasyon, na walang masyadong time. So, sakyan mo lang, mas wala akong masyadong nakitang problema dyan. Sabi mo, nagpadala na rin siya ng flowers at gifts. Ganon eh, seryoso talaga yan, best. So baka siya talaga ang destiny mo. So sakyan mo lang nga, tamang ginawa mong sakyan mo lang mo siya at huwag kang masyadong magtiwala at magmahal sa kanya. Mahirap mabigo, best. Ganon. May ganong factor ang lola nyo. Mahirap masaktan, ganon. Lalo na pag feeling nyo, siya na talaga. At hirap kayo makapag-move on. Pag talagang nagbigay na kayo ng lahat ng gusto nyong feeling na factor, feeling nyo siya na eh, hindi nyo papagari yan, best, hindi pa kayo kasal niyan. So, ganun factor. Sakyan nyo lang, go with the flow, ganun. The feeling is mutual din. Pag nawala siya, eh, at least prepared ka, ganun yun. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Magbasa ako sa mga comments, sayang yung mga comment niyo dito. Ang dami nyo ng comment dito, best. Kay Jocelyn Gardos Cruz. Hi, Sally, good PM. Musta na po? Hito, nakikinig ako sa mga videos mo ngayon. Enjoy sa advice mo gabi-gabi, Sally. Dami kong natutunan sa advice mo. Sally, paikot na rin ng ring para sa akin. Salamat, ingat palagi sa family mo. Maraming salamat sa iyo, best. Salamat sa panood. Ganong factor. Nandito ka sa Impapa with best, katabi ang broken heart. Ganun factor. Baka nasaktan ka before, pero nandito ka sa Impapa with para makatago ng tamang afam. So, diretso mo lang paghahanap mo, best, and mag-pray ka. Only God can make everything possible. Ganun. And kay Sister Mavic Panimdim, saan ang dating site po kaya makakahanap ng seryosong lalaki? So, any dating site, best. Lahat ng dating site, salihan mo. Kasi sa lahat ng dating site, nandyan lahat ng matitinong afam. Marami lang pasaway talaga. Ganun yun. Sa dating site kasi, lahat ay free. Pwedeng sumali dyan. So, kaya alamin nyo ang gusto nyo. Kasi pag mapasaway yung afam nyo, huwag nyo patulan yan. Patulan nyo lang ang seryosong afam. Ganun ang gawin nyo, best. Kay Charlene Makatugub, my vlog. Paano maghanap ng foreigner? Paano maghanap ng Amerikano? Ayan, best. Maghanap ka, best, through dating site. Kung wala ka namang friends, kaibigan, o friends na kaibigan pa. Kung wala kang kaibigan o kamag-anak na makakatulong sa'yo para makatagpo ng foreigner, eh, sa dating site ang talaga ang bagsak, best. Yun ang fact. So, sumali ka sa mga dating site. The more dating sites, mas okay. Maghanap ka. Mag-iwan ka ng message sa mga type mo, sa mga gusto mo, feeling mo okay. Mag-iwan ka ng message doon. At ganun, the more you post your profile sa mga dating sites, the more chances na makatagpo ka talaga ng tamang afam. Ganun ang gawin mo, best. Maraming salamat sa panood mo, Charlene. Shoutout sa iyo. And Norma Limbaga. Hi, Ate Sally. Lagi akong nanood sa video mo. Maraming salamat, best. Kay Wilma Juanitz. I'm very lucky to have my baby angel. Lahat natagpuan ko sa kanya. Once lang nag-video call, parati lang sa voice call. Ganun.
So, kung masaya ka naman, best, go with the flow. So, sabi mo, isang beses lang nag video call, puro voice call. Bakit naman, best? Bakit voice call? Bawal ba yung video call? Ganun, depende sa sitwasyon yan. Okay, the best of weeks. Awesome job. Very helpful conversation. God bless. Bisita lang, sis. Pag may time, have a great day. Maraming salamat, best, and keep safe dyan. Kay Jess Thams, ganahan kaayo ko sa imong mga advice at isali, God bless, amping kanunay. Dahang salamat, bes, sa imong paglantaw. Hinaot nga, dahang kang natutunan din na. Dagang kang nakuhang leksyon. Ganon. Kay Zanda Liza Cazaldo, hi po, what if yung ex-convict pala, afa mo, then nalaman mo 6 months na kayong magka-chat. Deserve po ba niya ng second chance? Sana po mapansin nyo. Salamat po. Sabi mo ba sa ex-convict, depende naman yan sa sitwasyon na ginawa niya. Meron talagang tao, depende sa klase ng ginagawa niya. Maraming tao lang tayo, best. Nagkakamali tayo. So, walang perfect sa buong mundo. So, depende na yan sa inyo, best. Magkasundo ba talaga kayo sa lahat ng bagay? Ano ba sa feeling mo? Ikaw mismo ang makakasagot niyan. Kasi lahat ng tao deserve naman nilang second chance. Depende sa bigat ng nagagawa nila. Depende rin sa sitwasyon yan. At depende sa feeling mo. Kung feeling mo okay talaga siya at pasado siya at gusto mo rin siya at tanggap mo siya, ano man ang mga nagawa niya, he deserve a second chance. Pero kung alam mo naman yung mga ginagawa niya at feeling mo, natakot ka, parang feeling mo, hindi ko feel. Pero kung ganun ang feeling mo, best, magbalot-balot ng sagot dyan. Pero kung feeling mo, go with the flow, okay siya, gusto ko siya, anumang nagawa niya, wala akong pakialam, ganun. Kasi nagbago naman siya, at pinakita naman niya na seryoso talaga siya, at mahal talaga niya ako, nasa sayo dyan, best. Ang sagot dyan, nasa sayo. At depende sa bigat din, depende yan, sa bigat ng nagawa niya, or depende talaga kung anong performance niya sa iyo, ganun. Ano kasi performance? Siyempre, kung anong ginagawa niya sa'yo, best, kung talagang may time siya sa'yo, may plano siya sa'yo, magandang plano niya, at mahal ka niya, ganun, tanggapan niya kung sino ka, at naging totoo siya sa'yo, wala siyang tinatago sa'yo, sinasabi lahat. Kung ganun ang perform niya, siguro, deserve niya ang second chance. Para sa'yo yan. Depende na yan sa'yo, best. Ikaw na ang masusunod dyan. Depende yan sa feeling mo, ganun. Sundin mo ang feeling mo, pero utak mo na unahin, best. Kaya laging utak na sa taas. Kasi ito muna ang gamitin bago ang puso, ganun. Para hindi ka mabigo, ganun. So, well, Mawanits, talagang I thank God for giving me my baby angel, Louise. Ganun, good congratulations sa you, best. Ganun, kay Just Tom. Sa Ate Sally, salamat sa maundanon nga advice. God bless you always. Dahang salamat, best. Undanon, good guy. Maundanon, good. Ganun, may feeling. Ganun, fact. So, Rosette Quartiro. Hi, Ate Sally po. Pwede po paikot ng sing-sing. May ganoon. Rosette, shoutout sa'yo, Besh. Ganoon. Paikotin natin. Bakit diretso ka sa broken heart? Na-broken heart ka ba before? O ma-broken heart ka pa lang? So, katabi mo naman ang star, Besh. So, if ever lahat kayo dyan, na nabigo kayo, normal lang yan, Besh. Part ng buhay yan. Ang kabiguan ay part ng buhay yan. Ang buhay natin, hindi puro nakangiti, best. Hindi parang, pwede po rin ganon. Iyak factor rin lang. Ganon ang buhay. Ang buhay natin ay drama. Parang drama yan. Kung may iyak-iyak ka dyan, asahan mo, ngingiti ka sa sunod niyan. So, kung nabigo ka, best, darating ang perfect apam para sa'yo, para buuhin ang nabiyak mong puso. Ganon factor ang lola nyo. So, Anastasia Lanano, tamsak dahi, maayo dyan ba? Ganon factor. Dahan salamat dahi. Kay Jams, Tams, Tings, Ate Sally, sa tips, lagi ako nanonood sa mga video mo. God bless you po. Maraming salamat sa'yo, best. Shoutout sa'yo, Jazz Tams. Just Tams, just once. Ganyan factor. Norma Limbaga. Hi, ako po si Norma Limbaga. 8 years na. Hi sa'yo, best. Norma Limbaga. Shoutout sa'yo. Kay, ayan, kay Ingrid and Bosnia. That's nice. Tuloy-tuloy ang sis. Kaya baka siya na yan. Yung magkasundo sa lahat ng bagay. Oh, who knows? Kaya siya ng destiny mo. Marilyn Gelos. Kumusta, Inday? Sali pa shoutout naman. Shoutout kay Sister Marilyn Gelos. Shoutout sa you, best. At sa family mo. Ingat kayo dyan. Kay Maleka Rosales. 1 year na kami, pero hiwalay dahil sa babae. Mas masyadong nagalit siya. Pinakialaman ko girlfriend niya. Three niya. Black niya ako. Ganun. Ano ba yan? 1 year na kayo, best? Pero naghiwalay kayo dahil sa babae. Masyadong nagalit siya. Pinakailaman ko girlfriend niya. Tama ang ginawa mo. Ganon. Sayang 1 year nyo, best. May iba pala yan. Pasaway talaga yung afam. Nandan talaga yan. Pagsasali kayo sa dating site, dapat na
mauta kayo ba sa pagpili ng tamang afam. At alamin nyo kaagad, para hindi sayang, tingnan mo, 1 year, sayang yan. Baka nanghanap ka ng perfect afam pa ganun. Eh, kumbaga, leksyon sa yun, best. Dapat matuto ka dyan. So, sa afam mo, nagalit siya, pinakalam ang girlfriend mo. Binabla ka niya. So, ibig sabihin, mas mahalaga yung isa, eh, mag-move out ka na dyan, best. Kumbaga, move on ka na, best. Maghanap ka ng iba. Ganun ang solusyon. Maghanap ka ng iba. Magpasalamat ka pa, nalaman mo kaagad yan. Ugali niya, ganun. Elina Pascal. Hi, Ate Sally, paikot naman ng sing-sing kasi may kausap akong afam. Tatagal ba pag-usap namin? Thank you, God bless. Ganun fa. Four. Kay Elena Pascal. Ay, nandito sa yung papawid, pupuntang crown. Ay, parang ano siya, seryoso siya, best. Parang nasa kanya ako galing gusto mo. Ay, who knows? Ituloy mo lang, best. Magdasal kayo kay Lord. Si Lord lang gagawa ng lahat ng bagay na gusto nyo. So, pag matino naman ang plano ninyo, ay i-bless kayo ni Lord. Ganon. Kay Wilma Juanis, may diferensya ang puso ng afam ko. Pag pinayagan daw siya ng doktor na mag-travel, balak niyang pumunta dito. Pero pag pinagbabawal ako, ako na lang daw ang pupunta ng Portugal. Okay lang ba yun? Pareho kaming single, matandang dalaga at binata. Eh, who knows? Destiny kayo, best. Ganon. Nag-video call na ba kayo nito? Eh, ganon yun. Marami na rin ganong kapatid natin ang sila mismo pumunta sa afam nila. Eh, kung talagang palaban kayo, wala kayong pake, ano man ang mangyayari, ganon ang factor nyo, ang feeling nyo, eh, gusto ko talaga yung afam na to, eh. Taka, matiwala ko sa kanya, talagang pinakita talaga niya na mahalaga ako, mahal ako. Eh, kung feeling nyo, go kayo, wala kang pake, tanggap nyo kung ano mang mangyayari, eh, go with the flow, ganong factor. Pero siguruhin nyo na hindi kayo magsisisi sa gagawin yung desisyon, kasi ano yan, patapangan yung gawain ganyan, yung kayo talaga ang unang pupunta, ano yan eh, matapang talaga yung loob nyo, at saka yung feeling nyo, walang pake, ganyan. So, pag ganyan ang feeling nyo, ay go, ay ang sitwasyon na afam mo, bawal daw mag-travel, so ikaw daw pupuntahin, eh, kung gusto mo talaga, bes, eh, ikaw din ang masunod, bes. So, ang mga payo na kasi natin mostly, mas okay yung afam na silang pumunta, eh, pag ganito, bawal daw, eh, ganun talaga mangyari, best, ikaw ang pupunta pa ganun, kung talagang mahal mo siya, seryoso siya. Kasi sa mga seryosong afam, sila talaga ang pupunta. Eh, kung bawal talaga at may sakit, eh, bawal talaga lumabas, ganun. So, kay Joy PNW, I love this title, magkasundo sa lahat ng bagay. Actually, bihira na lang ganito, pero if you found someone na magkasundo kayo, means bagay kayo. Tama, si Joy PNW, isa nating kamag-anak, nakahanap din siya ng mister niyang afam na mag-asawa na sila ngayon, nandun sila katira sa country ng kanyang afam at may anak na sila. At sa dating site din sila nagkatagpo. So, marami din siyang experience. So, sabi niya, pag nakasundo kayo sa lahat ng bagay, kumaga-opportunity yan, best. So, go with the flow ka dapat sa ganon. Ganyan ang mga afam na dapat niyong pahalagahan. Kaya Honey Lee, Monsail, sabi niya, hello po, ayan, hi din sa'yo, best. Shoutout sa'yo. Ayan, kay Louis B. Olympia, I salute you and I can relate. I was working student way back in college. And thank you, Besh. Yung sa life story ko before, ito ata yung first video ko ng LDR na factor. So, maraming salamat sa iyo, Besh. Working student kasi ako, Besh. Ako yung sumuporta sa sarili ko, gano factor. So, kay Lenny Quezon, hi, Ate Sally, meron akong afam, 3 months na kami. Nagtataka lang ako, bakit hindi niya ako pinakilala sa pamilya niya? Baka hindi pa siya prepared, best. Natanong mo ba kung bakit? Tanungin mo kagad, best, bakit? Ganon. Kung nagawa mo siya ipakilala sa pamilya mo, kung nagawa mo yan at siya hindi, baka may dahilan yan, best. Lahat ng mga ginagawa ng afam niyo, lahat kasi ng ginagawa natin, may dahilan yan. So, tanungin mo si afam mo, bakit hindi niya nagawa yon? Kasi baka sabihin niya na baka hindi pa siya prepared. O gano'n, kung hindi pa siya prepared, huwag naman siya makipagrelasyon. May gano'ng factor. Depende yan sa sitwasyon, best. May dahilan yan. Tanungin mo kaagad si afam mo. Kay Macbeth Baga, good advices. Maraming salamat sa iyo, best. Kay Mary Chris Zarquago, Zarquago ba? Mali ang ano ko, best. Ayan, shoutout sa iyo, best. Ganon. Ang sabi mo kasi dito, hello po Ate Sally, yung kachat ko po, weeks pa lang kami. Nag-offer na po siya ng pera sa akin, sabi niya, padadalan niya ako, una po tumanggi ako kasi may pera man ako. May work po ako dito sa Saudi. Ayaw ko po na isipin niya na tulad ako ng ibang Pinay na 5 months na kami magkachat, wala pa kaming official relationship. Kasi wala raw nabubuong relasyon sa WhatsApp. Gusto niya makita ako ng personal, uuwi po siya ng Pinas sa January. At monthly po siya nagpapadala sa anak ko. Palagay niyo po sa kanya.
Pag ganun ang ginagawa niya, Bes, nagpapadala sa anak mo, hindi yan gagawin ng mga na pasaway, Bes. So, seryoso yan. At gusto niyang makita ka ng personal, nakaplano na, ay seryoso yan. Sakyan mo yan, Bes. Refactor, go with the flow, Bes. Pag ganun, hindi lahat ng naghahanap tulad mo ay nakakatagpo ng ganitong klaseng affam. So, opportunity yan sa life mo. Kung gusto mo naman siya, eh, go with the flow. Ganun. Good luck sa iyo, Bes. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag ko naman siya nung pahabayan kasi tanghali na, Bes. Gising na sila. Ganun pa ako. Shoutout sa inyo. And stay safe and God bless. Take care.